Si Dwight Howard naglaro para sa strong group noong nakaraang January or February para sa Dubai Tournament. Ngayon naman, si Howard bumuo ng sariling team sa Taiwan. Kasama niya doon si pinsan DeMarcus Cousins at itong si Quinn Cook. Magiging part owner at player si Howard para sa Taiwan Mustang. Ang team ni Howard ay meron tune-up game sa Gilas, Pilipinas sa June 24 sa PhilSport Arena. Sa report, hindi kasama si Howard at si Cousins sa tune-up game na yon. After kasi nito, ang Gilas papunta ng Europe para sa iba pa nilang tune-up game at para sa Olympic qualifier. May sasalihan ding liga ang team ni Howard by July. Pero ito yung isa sa may isip mong nagawa ni Howard sa Philippine Basketball after niyan dumating dito. Ang i-remove or tanggalin ng PBA ang height limit sa mga import. Marami na rin kasing nag-call out ng mga fans doon na alisin ng liga yung height limit. Ang tagal nun, pero kay Dwight Howard, inabot ng 5 buwan. Kaya dati si Andre Blatch hindi makalaro bilang import sa PBA dahil nga merong height limit. 6'11 ang listed height niya, iba pang usapan yung kontrata. Dumating si Howard sa Pinas na call out niya na may height limit yung PBA. Naging Pilipino noon si Dwight Howard kasi marunong namang gatas. Yung unang pinost niya sa kanyang Facebook account, merong 8.3 million so far. Sa geography ng sakop ni Howard sa social media, hindi lang Pinas ang andyan. Andyan pa yung ibang bansa, lalo na US. Hindi tinigilan ni Dwight Howard yung regarding sa height limit. Kasama din yun sa mga interview niya na ikonsidera ng liga na alisin yung limit para makapaglaro ang gaya niya at ni Andre Blatch. Ibang issue pa yung salary sa import. After ng tournament sa Dubai, nagtuloy pa rin sa pagpupo si Dwight Howard regarding sa issue ng height limit. May combine yun na mahigit 9 million views sa Facebook pa lang. Hindi kasama dyan yung ibang nasa platform. Sa isang video ni Howard, actually sponsored to sa kanya, kinall out niya pa rin na saan nakakita na liga na may height limit. English yun, syempre Tinagalog ko lang. Pero yung isa dun, where you can find in the world disallow big man to play. Malaking bagay yung sinabi ni Howard na disallow big man to play galing sa isang big man na future Hall of Famer ng NBA pa. Kaya noong June, inaprubahan ng PBA board na alisin na ang limit para sa Commissioner's Cup. Parang itatapat nila sa anniversary ng PBA na magiging 50 years na sa susunod na taon. Oldest pay-for-play league sa Asia at second oldest sa mundo. Kaya nung nabasa ko to noong nakaraang linggo, naalala ko agad si Dwight Howard. Marunong na kasi manggatas, dumating ng Pinas. May proposal na magkaroon ng 2 import, depende kung may sasaling guest team. Dapat yung Bay Area Dragon, kasali dapat yung last season. Kaso nga lang, hindi kinaya yung bill sa Shangri-La. BGC pa kasi pare. Base din kay Commissioner Willie Marshall, pag-iisipan yung guest team. Base kasi yon sa schedule, logistics, at available player. Kahit walang guest team, posible pang magkaroon ng 2 imports. Since interesado naman si Dwight Howard na maglaro sa PBA, isyo nga lang yung salary pero nakukuha pa rin siyang import ng ibang team dito, bakit hindi na lang i-invite ang team ni Howard na Taiwan Mustang para maging guest team sa PBA next season? Ang season ng basketball tournament sa Taiwan base sa schedule to last season, mula October hanggang April yung regular season. Ang playoffs nila aabot hanggang June. Parang NBA din, may 4 buwan na window doon ng isang team sa off-season. Ang sasalihang tournament ni Dwight Howard ay Asian Tournament sa July 26 hanggang August 1. Team owner at player siya ng Taiwan Mustang. Sa report din, hindi ko lang sigurado to ha, kasi posible daw maglaro si Howard para sa Zamboanga sa parehong tournament din.